Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po. Ako'y si Tito Noy Slugs po. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan ha, mga titos, mga titas. Especially mga OFW po. Mga naghihirap, nagpapakahirap sa ibang bansa para maitaguyod ang pamilya. Parang ano to eh, part 2 o part 3 ko ito eh. Kasi mga kababayan ko, may mga OFW tayong ano, hindi naman yung mamamasya lang ang OFW sa ibang bansa, greener pasture, magtatrabaho po sila po sa ibang bansa. O, nagtitis nga po sila eh. Di mo, malayo sila sa Manila sa buhay, mga titos, mga titas. O, alam nyo yan, mga kaibigan ko si HK, sa ibang bansa dyan. O, alam nyo yan, kayo'y nalulungkot din, na homesick. Eh kaya nandiyan kayo sa kaya nandiyan kayo sa ibang bansa para itaguyod ang pamilya nyo, may magkaroon ng magandang kinabukasan yung mga anak nyo dyan, at kung binata naman kayo dalaga, ay matutulungan yung mga magulang nyo. May mga nagkukwento sa akin kasi mga OFW sa iba-ibang lugar, ibang bansa, na mga kababayan ko, ipapaalala ko lang pala sa inyo ha. Ang OFW po, hindi po bangko. Ang OFW po ay hindi nagtatatut ng pera. O, alam niyo na yun ha, nagtatatut ng pera. O, nagtatrabaho sila para nga sa inyo nga, mga babayan ko eh. Maybe siguro kung talagang, kasi maraming Bilmo ko ba? Eh, sa bagay, hindi maiwasan yan. Kaya alam po, gasino bang kinikita lang mga OFW dyan? Maski mga seaman po nga eh. Kaya nagsisiman sila para may tuguyod yung pamilya nila o kung may asawa na siya. Kasi sa seaman po, for example, pag binata ka, ang makakakuha po ng allotment, hindi ang girlfriend mo, eh di pa kayo kasal eh. Ang mga magulang mo ang magkakaroon ng allotment. Kasi sa 100% na sweldo mo, what I know is mapupunta kasi, i-correct niyo ako lang ha, ang mapupunta sa kanila, 30-40% yung kikitain mo. Yung kikitain mo dun sa ano, sa pagsisiman mo. At sa mga iba naman ano, ibang trabaho naman, kunyari mga factory worker, meron, i-correct niyo nga ako kung ang factory worker is ano, may allotment din ng magulang o ang asawa. Palagay ko ano, may allotment din eh. Kasi mga babayan ko, yung mga pamangkin, mga pinsan, huwag naman kayo hihingi doon sa mga pinsan nyo. May pamilya nga yan, di ba? Oo, tinataguyod nila yung mga ano, yung mga anak nila. Huwag kayong manghihingi naman ng insan, baka pwede naman dyan, ganun-ganun. Hindi pinupulot ang pera sa abroad. Hindi pinupulot. Ang mga OFW, hindi na mumulot ang pera. Pinagtatrabaho nga niyan. Oh, di ba tama ako? Ngayon kang mabanggit ng mga pangalan. Marami kong kilala dyan. Talagang nagtatrabaho sila ng gusto. Tapos, akala nyo, million na kinikita. Pag hindi naman kayo binigyan, magtatampo kayo. Binigyan kayo ng 3 beses. Yung pang-4 na beses na hindi kayo binigyan, nagtatampo kayo. Imamarites nyo na. Ayun, barat naman yun ni ganun-ganun, oh. Anong klase yan? Maghanap buhay rin kayo para ano, hindi kayo manghihingi ng pera. Ako talaga, nasa ibang bansa, yung mga, may kapatid ako ron, sa ano, basta sa bandang ano, malamig na lugar. Never ako nanghihingi sa kanila. Inuulit ko nga, yung in 2022 lang, medyo kinapos ako, yun. Pero yung hihingi ka ng buwan-buwan, ay, makapal na ang face mo niya. Kung ganyan, huwag kayo hihingi ng buwan-buwan. Pero kung talagang emergency talaga, ay baka pwede mong pagbigyan. Ang tinataguyod lang mga OFW, mga anak nila, asawa, kung dalaga't binata ng mga OFW, sa magulang naman. Huwag kayong, kasi may nakwento sa akin, ay, hingi. Binigyan na ng 1 beses, 2 beses, eh, tapos gusto mong
gusto pa magpangatlo. O una, siguro. Siyempre naman may nag-iipon din para sa sarili nila yan, mga OFW. Di ba? Ate, bilhin mo ko ng ganito. Kuya, bilhin mo ko ng ganyan. O, kung ano ibibigay sa iyo, pagpasalamat ka. May cellphone ko na ang dalawa, aba gusto mo pang bumili ng isa. O, ano ka, vlogger? Baka siguro vlogger ka. Huwag ganun. Mahiya naman tayo sa mga kamag-anak natin. Ha? Magtrabaho kayo para... Ay, si ganun, hinangin sa akin. Eh. Di ba? Sa ano, nakakayan, ang sagwang ano, pakinggan. Lagi humingi sa akin yan eh. Oh. At yung mga OFW naman dyan, lalong-lara na, uulitin ko ang mga seaman din ha. Totoong istorya to. Sa barko, minsan nauubos ang sweldo. Alam nyo kung bakit? Nakapusoy. Card games yan. Nauubos ang mga pera nila. Kaya maging wise din kayo, yung mga ibang nasa barko dyan. Pinaghirapan nyo yan eh. Di ba? O may mga OFW naman, mga nang tagumpay, nagkaroon ng mga bahay at mga kotse. Yung iba naman, wala. Siguro sa 100 OFW, dalawa ron, failure. Eh kasi nagpabaya sila, di ba? Yun lang ang aking ano sa inyo. Ang advice ko sa inyo, yung mga kamag-anak ng OFW, hindi ko man nilalahat ha. Huwag namang ano, panay... Lalo-lalo, eh, kung... Maski kapatid mo yan eh. O siyempre, may pamilya nga yan eh. Pamisa-misang humingi ka pero huwag yung buwan-buwan. Di ba? Pag birthday lang, okay na yun. Sinabi ko yung nakaraan na vlog ko. Siguro pag birthday, pwede na yun. Pwede kang maglambing. Pero yung hingi ka ng monthly, ayun, hindi maganda yun ha. Meron silang... tinatabi nila yung para sa pamilya nila. Hindi para, ano, yung mag-happy-happy. Pwede silang mamashare din. Siyempre, may mga day off sila. O siyempre, tipid din yun. Para sa mga pamilya nila sa Pilipinas yun. O walang asawa, o binatat dalaga naman yung OFW, sa magulang talaga ibibigay yun. O. At may mga magulang naman din, na ano, nasa kanila yung 30%, napasasabihin, dagdagan mo naman iho, iha. Ay, huwag naman gano'n, mga nanay, mga tatay. O, naghahanda naman yung mga anak natin ng, para sa future nila, ha? O, siyempre, kamag-anak kayo, eh. Pero huwag naman yung sasagarin yung mga OFW. Inuulit ko, hindi pinupulot ang pera sa ibang bansa. Ha? Hindi mga milyon ang kinikita niyan, sapat ang mga kinikita niyan. Hindi bangko ang OFW. Mga kababayan ko. Mabuhay ang OFW. Minsan nga, binigyan mo ng sangkaw na chocolate eh. Nasabihin eh, ito lang. Nangyayari yan, ito lang. Oh, nako. Shoutout muna tayo. Ang isa shoutout ko ay si... Sino ba yung malapit na anniversary? Si Eldong SK Vlog. At saka sasama ko na rin si Rebs SK Jamming Vlogs. Ate Ruby Vlog. Cherry Papoy's Adventure. Oxystab. Shinjin Vlog Official. Michi Tigerfield. Sherlyn Mendrano. Pamangkin. Jane Barona Vlog. Coach MB. Doc Junai. Mama Lynn Official. Amlena Vlogs. O, nakita niyo yung aeroplano. Ay, aeroplano, yan o. Oh. At saka yung OFW. Alam nyo ba, masakit sa loob nila na iwanan ng pamilya nila. O, tapos yung mga iba dyan na, tingin naman dyan o. Oh. Diba? Amlen of Tessa Bala Official, Nanay Eva TV, Jovan De Motorista, Papaya, Pakwan, Principal Kim, Mayang Vlogs, ayan, si Eldon, okay na, no? Ahel Purple, Junito Marinado, Myra T. Sanchez, Kapitek TV, Remy Perulino, Tony Marsan, Lizzie Lizzie Mix, Angel Mix Vlogs, Kathleen Chubbs de la Cruz, ang aking prinsesang Latina, Natasha Mix Vlogs, Arlene Hugs, Casablanca, Mami ni Raj, Jessa Marie, Baby Yashi, Eunice and Burgess Tandeng, Malus TV, Putri Ranger Adventures, Guapong Lalaksot, Jane, Jana Mix Vlogs, Benji Sanchez, si Opa,
Angeline Roganson ng New Zealand, Dems Cake, Sweetie Cake, Channel Nuna Wonder PH, Julian's Vlogs, Era Kimo, Cindy Mini TV, Eris, excuse me, Eris Channel, Eris Neris Channel, Jalee of Saudi Arabia, Darren Carter Israel, Evelyn Arasek, Evelyn Official, Simply Inaanak Grace, Ate Isabel, Tess Padulina, Nina, Laresma, Lorsano, Marites Coho, Kojos TV, Tita Marie, Angie of San Francisco, Ferdy Albino, Kabaternaga, Rosport Adventure, Family Flower Blogs, Jovis Official Channel, Charles Lumawig, Aba SK TV, Tita Pearl, Boss Anin, sino ba ito? Gerdy Mersa and Casey, Aisa Kanyete, Banana, Sara Vlog. Lan ba ako nakalimutan dyan? Again, iniulit ko mga kababayan ko, ang OFW natin ay nagtsatsaga magtrabaho sa ibang bansa. Iniwan nila ang malis nila, ang mahan nila sa buhay dito sa Pilipinas para kumita lang. Huwag naman natin abusuhin ang kabaitan ng mga OFW kasi may mga galante rin OFW. At mga OFW naman ay mag-ipon kayo para sa sarili nyo. O may mga kilala naman ako mga OFW, mga ano naman yan eh, mga nagsisave sila eh, mga masisinop din ba? Yun lang mga babayang ko, don't forget to like and subscribe, hit the bell notification para ma-update kayo sa akin mga video. Maraming salamat po sa mga nag-renew at saka mga nagpa-member. Mag-iingat po kayo. Salamat. Bye. Peace.